natin ngayon ay tungkol sa mga gaps or ay, yung mong kapitbahay namin, nag-away po sila. Nagkaroon sila ng gap. Ang pinag-awayan? Yung sa parking po, hindi po sa kanya yung marap nag-away. Ah, yung gap. Pero hindi yun ang topic, Lois. Hindi yung gap sa ano. Ang topic natin yung gap or gaps or spaces in between sa ngipin. Ay, bakit para? O bakit nagkakaroon ng mga gaps, no? Hindi yung dahil nag-away. Pero, spaces in between sa ngipin. Tapos kung paano ito masosol, no? Yun ang topic, okay? Maya Pauktu! Maya Pauktu, Lois! Good afternoon po! Alaw po sa mga subscribers and viewers! Sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel namin. At mag-pindot na rin po yung red na button. At yung bell. Yung bell, huwag kalimutan. Notification bell. Para alam nyo kung may bagong vlog. Ano? Para updated po kayo. So, yung topic namin ngayon ay tungkol sa mga gap ng hindi yung nag-aaway na gap, yung gap in between sa mga ngipin, no? May tawag yung mga dentist doon, Lois. Ang tawag nila ay diastema. Diastema. Oh, yun ang tawag, no? Ito yung space in between ng ngipin. Pinaka-obvious na nakikita, no? Ito sa board. Di ba minsan dito sa gitna? Okay. Yun yung madalas. Yung ibang mga celebrity meron ganun eh, no? O, yun. Tapos yung isang celebrity, 80s, yung si Madonna, di ba? May gap dito sa gitna. Yung mga diastema. Pero yung diastema, pwede siyang lumitaw din sa lower teeth, kahit sa part ng ngipin, di ba? So, may mga dahilan yan. Ano po ba yung mga dahilan? Diastema or space, no? Maaaring makita ang gap or space or diastema sa adult at saka sa bata, no? Kung makikita niyo yung mga bata, pag nag-uumpisa ng tumubo yung mga permanent teeth, mga 6 years old, di ba? Mga 5 to 6 years old, mapapansin mo nagkaka-space yung mga temporary teeth nila. So, ibig sabihin nun, ang panga ng bata, syempre lumalaki siya. Lumalaki na. So, yung ngipin ng baby, yung baby teeth, yung ngipin ng mga bata, hindi na lumalaki yun, syempre, yung size. So, kapag tubo nun, di ba, maliliit. So, pag lumaki na yung panga, makakakita ka na ng space in your teeth. So, piniprepare na nung panga yung paglabas ng permanent teeth. Kasi di ba may mga pasyente pupunta dito, sinasabi yung mga anak nila, papa braces ang liliit pa. Kasi may mga space, di ba? Huwag kayong mag-alala kasi pag tumubo na yung permanent set ng ngipin ng baby nyo, mawawala din yung gaps. Just in case lang na meron pa rin, so kailangan ipa-assess nyo ulit sa dentist. No? Check-up po ulit. Kasi may age na talagang may mga spaces pa, lalo na pag tumutubo pa yung mga ngipin, no? Kasalukuyang pang tumutubo. So yun, yung pagtubo ng permanent teeth ng babies, ay ng mga bata, yun ang unang dahilan. So natural yun na development. Kaya magkaka-spaces, no? Pag tumubo na yung permanent, mawawala na yung spaces, no? Yung pangalawa naman, missing teeth, diba? Yun, pag may nabunutan, di ba? Tapos, nabunutan kung ngayon ng baga, di ba, magsishift yun, uusog. Ayun. Iba ng buta. Ayun, meron na rin. Magkakaroon na siya ng spaces, no? Tapos, ang isa pa, yung congenitally missing teeth. Kung natatanda nyo yung sa vlog natin tungkol sa braces, yung bakit kailangan ka mag-braces, di ba, merong spaces, isang dahilan yun, no? So, dahilan yung meron ka palang hindi tumubo ng ngipin, no? Makita natin yung x-ray. Yan, yung x-ray, makita mo merong mga ngipin pala na hindi tumubo. Imbis na 32 na permanent teeth, sa 30 lang, meron pala. So, magkakaroon ng spaces, no? Wala. Tapos, bukod sa may kulang na teeth, meron naman yung may sobra ka.
pigme sobra. Dapat, di ba, masikip. Kaso, may tinatawag kaming extra teeth eh, sa extra tooth sa permanent teeth. Ang tawag doon, mesiodens. Mesiodens. O, yun. Mesiodens. Tumutubo ito sa gitna ng dalawang front teeth natin. So, ang mangyayari, tutubo siya sa gitna ng dalawang front teeth. So, magkaka-space yung dalawang front teeth. O, hindi ano ngayon, cause na rin yun ng gap or space. Pinupush niya yung dalawang front teeth. Naghihiwalay sila. So, tumutubo yung mesiodens sa gitna or sa likod. So, pag sa likod naman siya tumubo, magpa-forward yung dalawang front teeth mo, magkaka-space mo buka nyo. So, yun. Yun ang isang effect pa, no? Mesiodens. Yung pangapat naman na cause, yung size and shape ng ngipin, no? Binag-usapan na rin natin yun, di ba, sa mga braces. Pag malaki yung size ng panga, maliit yung size ng ngipin, hindi nag-match spaces ang mangyayari, no? O kaya yung shape ng ngipin mo, meron tayong tinatawag na peg shape. Peg shape. O, lateral incisor. Yung lateral incisor, papakita natin yung picture dito. Yun, yung dalawang incisor, pwedeng maliit yung shape sa normal. So, magkaka-space na nun yung front teeth. Yun, size or shape ng ngipin, may epekto rin, no? Pag hindi tama yung size or shape ng ngipin, kaka-space. Yun po pala nagsisip. Ano po yung mga nagtatamsak, di ba? Yung meron mga batang nagtatamsak. O yung nagpa-pacifier. Oo, di ba? Minsan pag umiyak yung bata, tinalagyan ng pacifier. So, kung ano yung bata nagtatamsak, nagpa-pacifier, mga 4 years old na and above, hindi na maganda yon. Yun, isa pang cause din ng nagkaka-space. Kasi, napupush nung tam, yung front teeth, palabas. So, magkakaroon ng space yung bubukal. Tapos, minsan magpo-forward pa, no? So, may effect din yun sa spacing, nagkaka-space din or gap, no? Yung tamsak. Tapos, isa pang habit, yung tongue thrust. Yun naman, ang dila naman, ang nagpupush sa front teeth. So, imagine mo, lunok ka. Di ba, pag lumunok ka, mapifeel mo yung dulo ng tongue, ng dila, dapat na nakapush siya dun sa may ngalangala. Kaya lunok ka ulit. Ngayon, yung iba, pag lumulunok, yung dulo ng dila nila, tumatama dun sa likod ng front teeth. So, parang pinupush nila forward. So, pag pinupush mo forward lagi yung front teeth mo, may tendency yan magka-space mo buka. So, tongue thrusting. Habit din yan na hindi maganda. So, magkaka-space din. Tapos yung thumb sucking or pacifier. Nakaka-epekto yun, nagkaka-space or diastema, no? So, yung number 5 yung habits. Yung number 6 naman, yung large labial frenum. Ano po ba yun? O, yung sa picture dito, makikita mo yun, yung frenum, yun yung tissue na nagko-connect sa upper lip sa ating gilagid, papunta sa gilagid. Pag malaki masyado yun, nagbablock yung dalawa, binablock niya yung dalawang incisors natin. So, o-open yun, magkaka-space. So, yun, pag malaki masyado yung pupa ng pao. Hindi iwasan din yun sa paggumagawa ng denture. So, pag malaki masyado yun, malaki. So, o-open yung space nyo. Opo. Diba? Ayan, parang sa picture. Tapos, ang number 8, medyo serious to, Lois, number 8. Pag may tumor sa panga, pag nakita mo, nadidisplay yung ngipin na nagkaka-space. So, tumor growth. Yan, kagad, diretso, kailangan pag nagka-tumor, kailangan ma-operahan. Pag nakita yun, isang cause lang naman siya ng diastema. Tapos, ang isa pa, yung na-discuss natin sa mga nakaraang vlog, yung gum disease or periodontitis, di ba? Yun. Gum disease and periodontitis. Oh, yun. Nagko-cause din yun ng spaces. Meron din po. Kasi, di ba, gagalaw yung ngipin pagka nagka-periodontitis, kaka-spaces.
Edi po may mga epekto po yung mga ano, face mo nun. Parang feeling the plaque na. Oo, yun nga isang epekto. Siyempre yung lack of confidence. Siyempre nadyadyay. Pag smile mo, makita niya, hiwa-hiwalay yung bibig mo, no? Yun, tapos yung mahihirapan ka rin magsalita kasi yung hangin lumalabas. Yes. Ang tawag niya, lisping. O, tapos yung isa naman, pag lalo sa lower, pag hiwa-hiwalay yung ngipin, di ba madaling kapitan ng tar-tar, tar-tar. Ano po yung mga solusyon ng mga gap. O, yung sa gap sa kapitbahay mo, bahala ka na doon, ha? Pero yung gap sa mga ngipin, kunwari, umpisa natin sa bata. Pag tumutubo na yung permanent teeth, normal lang na makakakita ng spaces sa mga temporary or baby teeth. Pag tumubo na lahat, usually mawawala na rin yung spaces, no? Ngayon, ipapa-assess mo, pa-check mo na lang kung meron pang spaces na katubo na lahat ng permanent. No? Yung mga misudent na sinabi. Misudent. So, yung sinabi ko kanina, tumubo yung extra ngipin na yun, no? Ang lang gagawin, tatanggalin talaga yun. No? Kasi hindi siya talaga nakabilang sa, ano, tsaka abnormal yung shape niya tulad sa picture, no? So, tatanggalin yun, tapos, pwedeng isara na nun ang gap. Oo, kung may budget si mami, pwedeng braces, no? Pinaka-ideal kasi sasara sa braces, no? O kung ano, pwede namang artificial na ngipin. Pero, syempre mas maganda tignan pag braces talaga, no? Pwede artificial means ng postizo, fixed bridge, or kung maliit lang yung space pala na lumitaw, pasta na. Hindi na kailangan mag-braces, no? Kasi depende sa budget. Paano po kung nabunutan, yung postizo? O, yun. Yung mga nabunutan ng ngipin, tapos nagka-space, no? Ang pinakamaganda talaga, isasara muna yung naghiwa-hiwalay, eh, no? Through braces, yung na-discuss natin sa unang mga vlogs. Tapos, saka lalagyan ng artificial na ngipin. Pag artificial, pwede kang mamili kung fix, no? O, yung fixed bridge. Or yung removable, yung postizo. Or pera, alam nyo na, implant. Pero, nasa inyo yun, eh, sa budget. Eh, paano po kung yung mga nagtatamtak, kung may mahapit? Ah, yun, tinanong mo kanina. Yung kasing bata, kailangan after ng age ng 4 years old, kasi nagdi-develop na yung ngipin doon, eh, no? After age 4, dapat wala ng pacifier, wala ng tongue sucking, i-prevent nyo na. Tapos yung nabanggit ko kanina, yung tongue thrusting, may mga sinusuot na appliance na tongue trainer para yung pwesto ng dila hindi pumunta dun sa hindi nyo dapat puntahan. No? May tongue trainer. So, mag-break yung habit, babalik yun sa dati, lalo na kung young patient, eh, no? Mag-a-align siya ulit. Yung pong nabanggit nyo kanina, yung frenum, yung dito po. O, yung pag malaki masyado, yung labial frenum, yun ano, surgery. O, kinakat talaga yun para mawawala yung nagbablock dun sa lawang ngipin. Kasi dahil dun sa frenum, nagka-space. So, kung kinat yun, hindi man siya tatanggalin, kakat lang para tumaas siya. Masasara ulo yung space. Siyempre, pwedeng isara through braces. Oh, mas maganda kasi pag ang very ideal, lalo na sa front teeth, masara sa braces. Yung sa tumor growth naman na nagiwahiwalay dahil nagka-tumor, no? Surgery talaga yon. Tapos yung gum disease, periodontitis, yung nabanggit natin kanina, yan syempre, proper oral hygiene, alam nyo na, flossing, brushing, no? Yan ang importante para hindi na maging gum disease, tapos laging magpa-cleaning every 6 months para hindi na pumunta sa periodontitis, no? So, proper oral hygiene. So, kasi cause din ng periodontitis ng spacing. Yan ang mga solusyon. Andito na tayo sa portion ng shout-out! Guys, ang listahan. So, greet na natin sila. Yung mga commenter na muna, no? Una, I see... Seya, nakpil! Siya yung una nag-comment. Oh, hello! Hello.
Tapos ang susunod ay si Ray Alden Tolentino. Boting boting! Yan. Tapos si Lola Capista Barrera. Hi! Oh, lagi siyang nanonood at nagko-comment. Thank you sa mga comments. Next, okay. Myla Adriano. Myla Adriano, hello. Thank you sa comment at pag-subscribe. Ang susunod ay si April Balagtas. Balagtas, hello. Tsaka siguro ito yung sa Mr. niya, no? Jeff Balagtas. Hi, thank you. At yung bago pa nating subscriber, si Lisa Baluyo. Thank you sa pag-subscribe at tsaka sa comment. Tapos, ang next, Lida Martinez. Hello po. Saka ang kanyang anak na si Almida. Yes, Lida and Almida. Okay, next. Ayan. At kay Cecil Ebalo. Oo, lagi siyang nagsishare. Sinishare niya lagi mga vlogs natin. Thank you. Okay, Marlene. Regular viewer natin siya. Hello, pati sa dalawang anak mo. Hello. Kichi Galeon. O, bagong subscriber natin siya. Meron din siyang YouTube channel. Yung Everyday with Kasi, mag-subscribe din. O, thank you sa pag-subscribe. Next, I see Christina Sariano. Ayan, Christy. Black 13, Miss Christy. Hello. Ano ba ba sa wete? Sana may natutunan sila sa vlog natin ngayon. Lois and bye! Don't forget! Huwag kakalimutan! Oh, like, share, and subscribe! Bye! Like, share, and subscribe!